Hello. Graduate po ako ng BS Accountancy. Ang ibig kong sabihin ng BS ay belief system. So, marami hong naniniwala sa atin na ang sagot ho sa problema natin sa taxation ay nasa accounting. Belief system ho yan. Hindi ko kayo pwedeng pigilan na i-exercise ho nyo yung karapatan ninyo na maniwala, magtiwala, at baguhin ang inyong paniniwala. Nasa inyo ho yan. So, talaga namang ang mga accountants na katulad ko, isa ring CPA, importante ho na maniwala kayo sa amin. Kasi kung wala ho kayong pagtitiwala, katulad sa gobyerno, kung wala kayong pagtitiwala, hindi naman sa gobyerno, sa mga tauhan ng gobyerno, eh wala hong mapupuntahan yung inyong gagawin. Okay? So, tiwala ang number one. So, ang sinapag-uusapan ho natin ay yung pong personal belief ninyo o yung belief system nyo sa mga accountant. Kaming mga accountant ho ay may pinanumpaan na susunod kami sa batas. Yun yung number one. Pero kung mapapansin nyo ho, pinasusunod namin kayo sa hindi batas. Okay? So, pag may mga ganun hong CPA na pinasusunod kayo sa hindi batas, magduda na po kayo sapagkat ang hindi pagsunod ho sa batas ay may karampatang pong parusa, kriminal, civil, or suspension ng inyong negosyo. So, naglaan ho ako sa inyo ngayon ng isang pagmumulat at ang title ho natin dito, yun ngang BS Accounting o yung belief system nyo sa mga accountants. So, ang belief system sa mga accountant, matutulungan yung negosyo nyo. Part ho ito nung ating upscale. April 15, mentorship ho yan. Kung gusto nyo sumali, available ho, open pa ho yung mentorship. Magkakaroon ho tayo sa mga susunod na linggo. Check lang ho, nandiyan naman ho yung email ko. Yan, nag-a-appear yan, email ko ho yan, nag-a-appear dyan. So, try to contact me. So, ngayon po, ang pag-uusapan natin is yung deficiency tax assessment. May papakita ho ako sa inyong deficiency tax assessment na kare-release lang ngayong 2024. Okay? Ito po, meron po kasi tayong ino-offer na assistance at saka help sa mga taxpayer, the art of protesting. Karapatan ho ninyong i-rewrite yung assessment na naibigay sa inyo ng BIR. Wala ho tayong magagawa doon ho sa assessment. Paano ginawa ng kinonceptualize ng isang revenue officer? Wala ho tayong control doon. So, magkakaroon ka lang ng control, sabi ng iba, kung marunong ka mag-facilitate. Hindi ho tayo nagpa-facilitate, hindi ho natin binebenta ang kaluluwa natin sa mga demonyo. Hindi ho kasama yon. Ang pinagmumulan ho ng ating lakas ay yung pong kagustuhan nating magkaroon ng national building activity para sa mga bookkeepers, CPAs, iba nating kaibigang lawyers, at sa mga taxpayer. So, ipapakita ko lang ho sa inyo yung paano ho nyo gagawin yung sarili nyong from powerless to powerful using protest. Ayan ho yung mga ile-lecture ko. So, tumatanggap ho tayo ng consult ng ano advanced consultancy pag magkakaroon ho kayo ng assessment sa 2024 para ho sa taxable year 2023. Nag-a-accept na ho tayo, 10 clients lang ho yung tatanggapin ko hanggang February 29, 2024. So, ito ho yung nagawa kong kaso, notice of discrepancy to, October 2020, nangailangan ho ako ng 1,093 days para ma-reduce ko ng 99.89% yung deficiency tax. So, gaano ba kalaki yung deficiency tax na initially nandoon ho sa
notice of discrepancy. 23.7 million. Yan ho yung deficiency na inisyo nung RDO. So ngayon po, nung dumating ho yung final decision on disputed assessment nung October 2023 na na-deliver lang lately, na-reduce ho natin ng ang binayaran lang ho ay 25,000 pesos. So ituturo ko paano sir ninyo nagawa yung pag-reduce. So dadalhin ko muna ho kayo. Sample lang, sample. Sabi dito disallowed 'yon. Magkano disallowed? 'Yon. Ang disallowed is 7.2 million. So kung 7.2 million 'yan, i-multiply mo ng 30, ang disallowed, ang babayaran mong tax is 2.1 million. Napakalaking halaga. So anong ginawa ko? Ginawa ko po napa-cancel ko ho yung assessment sa pamamagitan lang po ng mali. Sinabi ko BIR dito sa final decision on disputed assessment, nakasulat ho dito na mali ho yung ginawa ng BIR. Papakita ko ho sa inyo. Ayan po. Ang sabi dito, ito ho yung protest ko. Timing difference lang. Ang ginamit ko, ang ginawa ng BIR, kinansel yung assessment. So technical ho. Pero sa totoo, kung walang technicality, 2.1 million ho ang babayaran ng taxpayer. So yun ho yung value o yung risk na natanggal natin doon sa taxpayer. So kung gusto niyo ring bawasan yung problema ninyo, yung stress niyo, mag-register na ho kayo bilang kliyente ko sa paghawak ng inyong notice of discrepancy, preliminary assessment notice, formal letter of demand, final decision on disputed assessment, hanggang February 28 lang ho yan. Kontakin ho ninyo yung email address ko na nag-a-appear dyan ho sa ating screen. So, i-comment lang ho ninyo below kung ano ho yung mga gusto ho ninyong i-discuss ko, o kung gusto ho discuss ko sa video, o kung gusto ho ninyo maging guest ko ho kayo sa weekly nating April 15 mentorship program. Okay, ang April 15 mentorship program, hindi ibig sabihin ng April 15, yun ho yung date kung kailan ho tayo magkakaroon ng mentorship. Hindi po, weekly ho ang mentorship natin, hindi nyo ho kailangan gumastos, online ho yan. So para ho kayo mapasama doon sa GMeet at GMeet meeting o conference o forum na tinatawag ko, o mentorship program na tinatawag ko, ay kailangan hong magparehistro ho kayo sa email addresses. Send ho ninyo yung dalawang government issued IDs ninyo dito sa email address na nag-a-appear nga dito sa ating screen. Marami pong salamat. Peace and happiness be with you for life. See you later.